kumain lang kayo. It's been a long time na rin, hindi ba? Binilid ko siya pero ayaw talagang bumaba. Hindi niya ikamamatay kung hindi siya kumain ngayon. So, he started a childish war at pinabayaan niyo naman siya. Wala kayong magawa sa kalokohan ng kapatid ko. And all of you are on his side. I'm against it. Ayoko naman masira ang F4. Dahil lang sa ganito. Actually, hindi ko rin naman gusto. Kaya lang. Okay. I understand. Mr. Lee? Miss Judy. Bahay kuha yung peking duck nasa kotse. At pati na rin yung caviar na regalo sa aming mag-asawa. Ah, pati na rin yung crystal bottle. Okay, Miss Judy. Padadala ko agad ngayon din. Jandy, kumain ka na. Kailangan mong maging malakas ang katawan para harapin ang kalokohan ng kapatid ko. Okay. Para sa kapatid kong nagkukulong sa bedroom niya. Cheers! Maraming salamat, Ate Junhee. Jandy, saka mo na lang ako pasalamatan. Okay, pero... Nagtataka lang ako kung bakit... Mabait ako sa'yo? Nakita na ba kayo ng mama ko? Oo. Talagang mahirap para sa mga mayayaman ang makahanap ng isang taong matatawag nilang kaibigan. Iba kasi ang paniniwala ng mama ko. Para sa kanya, friends are useless. Bakit naman? Because no one is good enough to be friends para sa tagapagmana ng Shinwa. Yun ang kanyang paniniwala. Pero kaibigan ni Go Junpyo ang effort, diba? Correct. The fact na may mga kaibigan pa ang kapatid ko, kahit marami siyang kalokohan, nothing short of a miracle. Masaya na rin ako. Sorry na, sinira ko ang friendship ng F4. Hindi ako papayag. Nasirain niya ang friendship ng F4. Actually, nagpapasalamat ako sa'yo. Bakit? Alam mo, Jandy, nakita ko ang malaking pagbabago sa kanya ngayon. Okay lang naman ang friendship. Pero, love is even better. Dapat maging matatag ka dahil bukas. Maraming pangyayaring hindi mo inaasahan. Bye-bye, Ate Junhee. Bye. Tayo na. Sige naman, oh. Hindi mo loading na lang kahit masnack. Ako. Young Master. Talagang gugutumin mo ako, ano? Sorry, Young Master. Sige, balik mo niya. Teka!